inyo dyan, mga kasari. Good afternoon and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mag-share po ako sa inyo ng mga dahilan kung bakit po hindi lumalago ang inyong sari-sari store. Tips and advice na naman po, mga kasari, kaya magugustuhan nyo po itong vlog na ito. Kanina nag-i-intro na ako, guys, kaso hindi matuloy-tuloy yung intro dahil ang daming bumibili sunod-sunod. 2 times akong nag-try na mag-intro, pero ngayon naging successful na sa pangatlong try natin. Kaya dire-diretsoin na natin to. Number 1 na nakalista dito sa aking maliit na papel na tingin ko dahilan kung bakit hindi lumalago ang sari-sari store ng mga ilan nating kasari, is it because dito kinukuha lahat ng kanilang expenses. Ito po yung number 1 natin. It means lahat po ng expenses, kuryente, tubig, mga bills po natin, pambaon ng mga anak kung may anak na po kayo at kayo ang may-ari ng tindahan, pati pangkain nyo po. It means parang yun yung pinaka main source of income nyo, yung inyong sari-sari store. Kaya hindi po ito lumalago. So, wala naman pong masama kung doon po natin kukuhanin lahat ng ating expenses. Depende po yun sa inyong mag-asawa, kung meron po kayong asawa, sa inyong pag-uusap. Kung wala naman po talaga kayong goal na talagang pabonggahin na sobrang lago ng tindahan nyo, basta makakuha lang kayo doon at marolling nyo lang, mabili nyo yung mga kailangan bilhin sa tindahan, wala namang masama po doon kung kukunin nyo po lahat doon. Kung hindi nyo po goal na palaguin ang inyong sari-sari store, yung sakto lang, ganyan, yung araw-araw kayo nagtitinda. Yung parang, yung iba kasi kapag nagtitindahan, nagpapatayo sila. For example, sa mga lolas and sa mga mommies, ganyan, parang yung iba ang dahilan na lang, parang meron silang mapaglibangan. Yung iba naman talaga, ginagawa talaga nilang business, main source of income. So, iba-iba kasi ng situation. So, kaya ayun, yung iba, lalo na kung main source of income nila yun, doon talaga nila kukunin yung lahat ng expenses nila, lalo na kung wala naman trabaho yung partner nila. Tulad ko, sa ngayon walang trabaho si partner, kaya nagtutulong kami dito sa tindahan. Kaya hindi naman problema yon, basta nagtutulong kayo na mag-partner, wala naman problema doon. As long as hindi naman ano yung partner mo, tumutulong sa'yo, as in nakikita mo talaga yung effort niya sa araw-araw na pagtulong sa'yo and tumutulong sa gawaing bahay, wala naman problema doon. So, ang hirap kasi, mga kasari, na palaguin ang negosyo, lalo na kung doon mo kinukuha lahat. Kailangan meron kang ibang pinagkukunan. Kunyari, pangkain nyo sa araw-araw, pambaon ng mga anak mo, hindi mo dapat doon kinukuha sa benta ng tindahan. Kasi ang hirap talaga, magkano lang naman yung tinutubo natin sa mga items, diba? Piso, 2 piso, 5 piso. So kapag nakuhanan mo yan ng 20 pesos, napakahirap na niyang bawiin. Ilang items na yun, diba? So ayun, depende po talaga yung sa sari-sari store owner. Pero yun po yung number 1 para sa akin na dahilan kung bakit hindi lumalago ang sari-sari store. Pangalawa, is yung location po ng inyong tindahan. Yun po talaga yung nagpapabagal, lalo na kapag na-tsempuhan nyo na hindi maganda yung pwesto ng tindahan nyo, tapos wala masyadong bumibili. Ang tagal talaga bago lumago ang sari-sari store mo, kasi wala kang customer eh. Kaya kung magtatayo po tayo ng tindahan, i-make sure po natin na sa mataong lugar. For example, malapit sa school, or maraming nakatira, maraming apartment, maraming boarding house. Kasi kapag maraming tao, hindi ka talaga masisiro sa tindahan mo. Kahit na marami kang kakumpetensya at dikit-dikit kayo, kung marami naman tao at yung bahay ay dikit-dikit din, alam nyo guys, hindi talaga kayo masisiro. Talagang marami pa rin bibili sa inyo. Talagang yung customer na ang maghahanap ng tindahan. Kasi nga, ang dami eh, ang daming tindahan, ang daming customer, ganyan. Kaya maganda po talaga na sa magandang location yung ating sari-sari store. So tulad nitong tindahan ko, 'di ba? Ayan, dire-diretso ako nakakapag-vlog. Minsan lang naman huminto kapag may pahapyaw-hapyaw na bumibili. Etong pwesto ng tindahan ko, yung location ng tindahan ko, hindi masyadong kagandahan, 'di ba, mga kasari? Na, lagi ko naman na share sa inyo na hindi tabing kalsada yung aking tindahan, pero thankful pa din ako at meron pa rin pumapasok kahit papano na mga customer na galing sa kalsada. Thankful pa din ako na medyo napapansin nila yung tindahan ko.
So minsan nakakasad kapag may mga customer na lumalagpas, nakikita ko, hindi nila talaga nakikita yung tindahan kasi hindi naman sila lumilingon. Pero ayun, meron pa ilan-ilan na lumilingon and ayun, nakakabili sila dito. Kaya maganda talaga guys na nasa magandang location, dun sa makikita agad ni customer yung tindahan mo. Third naman mga kasari, bakit hindi lumalago ang sari-sari store mo? Mataas ka kasing magpresyo. Sa pricing po yan mga kasari. Kasi customer ang target natin sa ating sari-sari store. Pero kapag nalaman nila na medyo pricey kang magpresyo, talagang pupunta sila sa tindahan na mababang magpresyo. Mura yung mga paninda kasi nga ikinatutuwa na nila na mas mababa yung pinupuntahan nilang tindahan ng piso, 2 piso. Kasi guys, eto always ko din tong na-share sa inyo, nalalaman niya ng customer. For example, sa Argentina Corn Beef, doon sa kabilang tindahan, 38-39 lang. Sa'yo, 40-41. So, saan bibili si customer? Kahit pa malayo yon ng ilang hakbang, dun sila bibili kasi mas makakamura sila dun. Kaya wag po tayo mga kasaring overpricing kung gusto nyo pong lumago ng mabilis ang inyong sari-sari store. Yan po kasi talaga yung nagpapabagal sa paglago ng ating tindahan. Yung masyado po tayong overpricing. Pang-apat is yung maling pagpapatakbo ng sari-sari store or ng cash flow management. Ano ba ang cash flow management? Ang cash flow management is tracking and controlling how much money comes in and out of a business in order to accurately forecast cash flow needs. So, talagang ginugol ko to mga kasari. Cash flow management helps business maintain working capital, liquidity, and funds for growth and expansion. It means, ito yung nagmo-monitor ng pumapasok at lumalabas na pera. Parang nagre-record ka, kumbaga sa araw-araw. Ibig sabihin, mali yung pagpapatakbo mo sa tindahan. Mali yung, kung for example, sa item. Sa pagbili mo ng item, hindi mo tinitingnan kung fast-moving ba siya or hindi. Kasi binibili mong item, nagpo-focus ka, bili ka ng bili. Alam nyo yun guys, nang hindi naman mabenta ang items, matetenga, tapos hindi mabibili, abutan ng expiration, ganyan. Cash flow management, ito yung pera na pumapasok, lumalabas, hindi mo siya namomonitor ng ayos. Mali yung pagpapatakbo mo, it means, or hindi ka talaga nagre-record sa iyong sari-sari store. Mahalaga kasi guys yung cash flow management sa tindahan. Kasi doon mo nakikita kung kumikita ka ba talaga sa iyong sari-sari store. Kaya nga ngayon guys, talagang nagre-record na din ako. Pero noong mga nakaraan, hindi ako nagre-record. Kaya ayun. Pero ngayon, nakikita ko yung pumapasok at lumalabas na pera dito sa tindahan. Dahil nga dito sa cash flow management. Malaking tulong talaga ang cash flow management sa pagpapatakbo ng tindahan. Kaya kailangan may ganito po tayo sa ating sari-sari store. So, sa pang-apat naman po, mga kasari, yun nga, cash flow management. Kasi hindi mo naaano guys sa, for example, yung benta ng tindahan mo. Ginagastos mo sa iba. Kunwari, ang benta mo, 1,000. Gagastosin mo si 700, 300 lang ang ititira mo sa tindahan, pang rolling. So, ano pang mabibili mo doon? Mas malaki yung gastos mo kesa doon sa pampaikot mo na bagong puhunan sa tindahan mo. Yun guys, yung kamalian din ng ibang sari-sari store owner. Panglima naman po, medyo maingay yung sasakyan, yung bisyo po natin. Although, kayo nga, bilang tindera, hindi kayo ang may bisyo. Asawa nyo naman ang grabe. Bisyo sa alak, bisyo sa sigarilyo, kukuha sa tindahan mo, tapos hindi naman magbabayad. Alam nyo yun, guys. Ang laking kawalan. Yun pa naman yung sigarilyo at alak, napakalaki pa naman ang puhunan doon. Napakamahal bilhin. Diba? Tapos, kukuhanin lang ng asawa nyo, tapos hindi naman magbabayad. Explain nyo sa kanila ng maayos na ganto ganyan. Kailangan niyang bayaran kasi, ako nga eh,
bilang sari-sari store owner, kapag may kinukuha kami dito ni partner, talagang binabayaran namin. Or kaya sinasabi ko kay partner, kunwari wala siyang malamig na tubig, gusto niya ng malamig na tubig, kukuha siya ng mineral, sabi ko, bayaran mo yan ha. Kasi alam ko naman na may pambayad siya, sarili niyang pera. So binabayaran niya para hindi din maapektuhan mga kasari yung ating sari-sari store. Iano natin yung bilang sari-sari store owner, magpanggap tayo na customer, ganun. Tapos magbayad tayo. Ganun yung ginagawa namin guys dito. Kasi yung bisyo, hindi lang naman yung paninigarilyo, pag-inom ng alak, bisyo sa pag-order. Yan, bisyo din yan eh. Yung pag-order nyo sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, ganyan. Tapos wala naman kayong trabaho, kukunin nyo sa benta ng sari-sari store. So mali yun. Diba? Naapektuhan talaga yung tindahan. Kasi magkano lang naman yung tubo natin dito, diba? Tapos yung puhunan ng tindahan, magagalaw pa natin. So, paano na lang yung sari-sari store natin? Hindi talaga lalago. So, eto guys, yung mga shinare ko sa inyong ito, ito yung iwasan nyo. Kaya nga tips and advice para lumago po ang inyong tindahan. Ito yung mga dahilan kung bakit hindi lumalago ang inyong sari-sari store. So, sana mga kasari nagustuhan nyo itong aking vlog for today. Thank you so much for watching and magandang hapon po sa inyong lahat. Bye guys!